you're enjoying these videos, subscribe. Let YouTube know that I'm doing a good job by subscribing to the channel. Plus, you'll get notified when I have new videos coming out. And finally, if you're enjoying what I'm doing, give it a like. Just click on that thumbs up, and that way YouTube knows that you like it, and they'll pass it along to other people that might enjoy my content as well. I really appreciate it. Thank you again. Let's get started. Okay po, so let's proceed po sa ating next topic. To present po the financial viability of Mangifera Liquor, let us all welcome from the Central Luzon State University, Ms. Geraldine Gantioque. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Hannah Grace Pipestanyo po, Research Assistant po from the Department of Food Science and Technology, College of Home Science and Industry po from Central Luzon State University. Ang aming pong project ay entitled Financial Viability of Mangifera Liquor po. Ang proponents po ng aming project ay spearheaded po ni Ma'am Geraldine Gantioque, Ma'am Alma De Leon, si Ma'am Jessica Ruscha, at yung aking pong fellow research assistant, si Joanne Marie Castillo po at Kathleen Ganarial. We were given a total funding cost po of 1.5 million for a project duration po of 1 year and 6 months. Funding agency po, nagpapasalamat po kami sa DA, Bureau of Agricultural Research po. Sa project overview po, ginamit po namin yung mangga as one of our main ingredients po sa production po ng aming mango liquor, kasi po, ang mangga po ay ranked 5th po in the world production of edible fruits. Aside from that po, number 3 din po siya sa mga pinakamadami pong ine-export na Pilipinas. At more than 50% po doon ay napoproduce po sa Luzon. However po, yung ating pong mangga, kaalaman din po ng lahat, mabilis po siyang masira, highly perishable, due to its high moisture content. Kaya naman po, ang ating pong Department of Agriculture at ating bansa po ay patuloy na gumagawa ng mga products po na makakapag-preserve po ng mangga. Kasi po, ang alam po natin, ang mangga po ay hindi po available all year round po at seasonal po siya. At ang pinakakaraniwan pong ginagamitan po ng mangga, yun pong mango wine. However po, in the past po, nagawa na po kami ng mango wine sa CLSU po. Kaso po, we've encountered problems po in regards po dun sa production. Dahil po mataas po yung pectin content po nung mangga, nung nagpatikim po kami after ilang taon po na production, may mga nagsabi po na yung pong na-produce po naming wine ay meron pong amoy ng bulok na itlog or rotten eggs, gawa po siguro ng mga sulfur compounds, and then may nagsabi din po na it tastes like sauerkraut po dahil po yung fermentation po para po makagawa ng mango wine ay magamit po ng fermentation. And then meron din po nagsasabi na may pagka suka po yung lasa. Kasi po, pag matagal pong na-ferment, minsan po nagkakaroon po ng mataas pong level ng acetic acid po. And then, yung iba po, sinasabi po na it tastes like chemicals po. Because po yung alak po na may acetone scent po, yun po yung nagiging dahilan. And then po, kaya po naggawa po kami ng idea na ano pa po yung pwede namin gawin aside from mango wine. And we have come up po dun sa which is the mango liquor po. Doon po sa mango wine, ang ginagawa pong, yung pina-ferment po natin ay yung substrate o yung mango juice na yun po yung ina-extract natin and then yun yung ipa-ferment. Instead po, doon naman po sa aming mango liquor, gagamit po tayo ng mas cheaper na commodity, which is molasses po. Yun po yung ipa-ferment natin. After fermentation po,
yung na-distill po na ethanol, yun po yung ating i-infuse ng mango po. At sa pag-aalam po ng iba, yung sa CLSU po ay madami din po kaming mangga, kaya po naisip namin na yun po yung gamitin. Sa CLSU po, meron po kaming 1,432 trees na nagbubunga po ng around 12.8 tons po ng putas. And aside from that po, meron po kaming facility which is the CLSU Arec po. May distiller po kami para po makagawa po ng rectified ethanol. Ayan po, yung molasses po, yun po yung naisip namin gamitin na mas cheaper po siya kaysa sa substrate ng mangga. I-ferment po namin siya for 5 to 10 days and then yung distilled ethanol po na makukuha po namin ay i-infuse po namin for 1 month pagkalagay po ng ripe carabao mango. Dahil ang R&D agenda po ay value-adding technologies and innovations, ang general objective po ng aming project ay to develop mango-infused liquor towards commercialization po at mahanap po kami ng mga possible takers po ng technology na interesado po dito. Sa highlights of accomplishment po, sa production of mangifera liquor, yan po, yung molasses po ay pineferment po para maging ethanol. And then, ito po yung mga main ingredients para po doon sa infusion po. Yung aming favorite po, ethanol, sugar, and of course po yung ating mangga. Sa infusion po, yun pong na-distill natin na ethanol from molasses ay lalagyan po natin ng mangga at i-infuse po natin siya for 1 month. And then, i-filter po natin yung substrate. Yun pong matitira pong mango pulp, explain ko po mamaya kung saan po siya napupunta. And then, yun pong mas substrate naman na nakukuha ay ibabattle po. And then, we pasteurize it at 80 degrees Celsius at 2 minutes po. And then, we proceed to the sealing and labeling po ng product. For the experimental design po, initially po, nagkaroon po kami ng 9 treatments po with 3 different level of alcohol po. Yung 20%, po, 30%, and 40%. At varying level din po ng sweetness which is 10%, 20%, and 30%. Yung pong 9 treatments po na yon ay sinubject po namin sa consumer testing para po malaman namin kung ano po yung pinaka magandang treatments. Nag-select po kami ng 50 respondents randomly with a drinking age po, 18 and above kasi kailangan po natin yon. And then we categorize po yung drinker as frequent and occasional. Yun pong talagang madalas uminom at yung madalang lang po. And then we conducted one-on-one interview po using hedonic scale. And then we proceed to the data analysis. Sa consumer testing po, inana po namin dyan ang overall liking, just about right scale po at purchasing intention. Sa resulta po, sa overall liking po, 9-point hedonic scale po yung ginamit namin. Pag po sinabi ng consumer na 1 po, ibig sabihin po, ayaw na ayaw po nila yung product. 4-5 po, hindi po nila sigurado kung gusto nila yung product or hindi. And 9, gustong-gusto po nila yung product. Sa overall liking po, napag-alaman po namin na yung manginginom po o yung madalas pong uminom, mas gusto po nila yung mas mataas na level ng alcohol which is 40% at mas mababa po yung tamis, 10% solids lang po. Sa mga occasional drinkers naman po, ang napag-alaman po namin, mas gusto po nila yung mas mababa po yung alcohol na medyo may katamisan lang po. Ang liking po ay nagre-range po ng 6.52, yung pinaka sa T2 po, and then T7 po, 7.72. Ibig sabihin po, maganda po yung acceptability ng product. Sa just about right scale po, dito po natin hinahanap yung intensity and hedonic judgment po ng bawat attribute. Sa treatment 7 po, napag-alaman po natin na nagustuhan po siya sa gawa po ng just about right po yung kanyang aroma, clarity, color, duration, and astringency.
Sa treatment po naman po, mas nagustuhan po siya sa aroma, clarity, color, bitter aftertaste, astringency, and smoothness po. Sa purchase intention po, 5-point hedonic scale po yung ginamit namin. Ang ibig sabihin po nung 1, ang ibig sabihin po nung 1, talagang bibilin, ay hindi po bibilin yung product. And then po, yung 3 po, hindi po sila sigurado kung bibilin po nila o hindi. Then 5 po, sigurado pong bibili nila yung product. Sa purchase intention po, napag-alaman po namin na nagre-range po yung purchase intention from 3.2 po to 4. Ibig sabihin po, nagre-range po yung perception po ng consumers na hindi po sila sigurado kung bibilin o hindi. To talagang bibilin po nila yung product. Quality properties po ng Mangifera Liquor, pH value po, nagre-range po siya ng 4.2 to 4.9. Total soluble solids po niya or yung sweetness level po ay 13.9 bricks. Yung alcohol content nga po ay na-come up na po sa dalawa. Yun po yung 20% and 40%. Sa percent yield po, ang percent recovery po namin 56 to 65% po sa 20% alcohol and then 50 to 56% sa 40% alcohol. Ang initial estimated shelf life po namin ay 1.5 years, pero nag-retain po kami ng sample at ina-expect po namin na mas matagal pa po yung product namin. We've used po yung frosted bottles as packaging that can be stored at ambient temperatures po. Ito po yung aming label, according to the FDA standard. Yung Kaiser po ang aming brand name. Yan po yung product identity name, alcohol content, name of the funding agency, name of manufacturer, net content, and the country of origin po. We have come up with two different colors po para po ma-distinguish yung dalawa pong alcohol level po ng aming product sa kulay color green po at color parang yellow gold. Kasi po yung CLS din po ay composed po ng dalawang kulay, yellow at green po. Yung pong green ay para po dun sa 20% and then dun po sa 40% ay yung yellow gold. Sa trademark application po ay i-award po sa amin yung aming trademark this coming Sunday po. At ang ibig sabihin po ng aming trademark ay Tagalog term po na para kay Sir or for the boss. Kasi po sa Europe po ang ibig sabihin po ng Kaiser ay Emperor, which connotes nobility and superiority po. For the socio-demographic profile of respondents po, ang highest number of respondents po ay 21 to 40 years old po yung karaniwan pong may gusto ng product. 57% po yung nagsabi. And then, ang income po ng pinakamadami pong gustong bumili, 66% po ay less than 15,000 po yung income. Ibig sabihin po, kahit po hindi ganun kataasan yung sweldo, they are still willing to buy the product po. Mostly po, katulad po ng napag-alaman natin, mas madami po talagang bumibiling alak na lalaki kaysa po sa babae. Ayan po, nag-show po dun sa 77% po. Ang mas willing po ay lalaki po ang bumili ng mga alak po. Sa market study po, overall liking po, 80.39% po ay mas gusto po nila yung 20% cordial. And then 57% po gusto po nila yung mas mataas po, which is 40% mango liquor. Sa buying intention po, ang majority po ay nag-rate po ng 4 to 5. Ibig sabihin po, inclined po siya na gusto po talaga nilang bilhin yung product. Sa commercialization activities po, currently po, nagsesell po kami sa loob po ng CLSU dahil institutionalized po yung aming project pa lang po sa ngayon. Pero we are looking po sa mga possible takers po ng technology. Currently po, ayan po siya sa U-Mart po. And then, yun pong dairy box na under po ng PCC. Sa financial assumption po, initial volume po of materials per year, yearly production po ay in-estimate po namin ng 9,600 liters.
Sa yield po, sa 20% alcohol po, 520 liters. And then sa 40% alcohol, 350 liters po. Number of bottles po na mapuproduce sa 20% po, 12,000. And then sa 40% po, 8,400. Yun pong selling price po namin ay 250 po dun sa 20% and 350 po dun sa 40%. Ang expected income po namin dun po sa 20% ay 3 million po at po dun sa 40% ay 4.2 million. Sa land po, 400,000 po yung magigastos. Sa building po, 1 million and then equipment po, 350,000. Operating expenses po and raw materials, packaging and others, 1.5 po. Pero yung dito pong naka-projected po natin, ito po yung kinonsider po namin na kayo po yung magtatayo ng buildings. Pero kung gusto niyo pong mag-start small po, meron po kami sa CLSU po na AFTBI po na pwede po kayong i-assist if ever po interested po kayong kunin po yung technology. Sa economic indicators or metrics po, ang ROI po namin ay 67.28%. Ibig sabihin po, sa kada piso po natin, ang babalik po sa atin ay 67 cents. And we have payback period po na 5.8 years. Ayun po. Tapos, sa other activities po, yung aming pong financial viability ay na-evaluate na po ng SELPA team headed by Dr. Corazon Aragon noon pong August 14, 2017. And then, sa mga product exhibitions po, for promotions po, nagpa-participate po kami sa mga exhibitions. Nag-ano din po kami ng page, which is the Kaiser po, para po ma-promote po sa social media yung aming product. And sa ngayon po, may mga true social media influence po, may mga order na po kami from Manila. Yan po, sa iyo, tinatry po namin gamitin yung mga aming product sa production pa po ng ibang product, katulad po ng nilasing na taho, and then po, mango elixir, and the fruit bar with liquor po. Ito po yung sinasabi ko po kanina, yung nasasala po na mango pad after infusion po, ang ginawa po namin para ma-utilize po lahat ng ginamit po namin dun sa production, ginamit po namin yung mango pulp as jam po. Ngayon po, ang pinangalan po namin sa kanya ay spirited mango jam kasi nga po may ethanol po na present po. Ang TSS po o yung sweetness level po ng aming jam ay 49 degree Brix at pH po na 3.6. Iimbitahan ko po kayo na bisitahin po ang aming booth ng CLSU po, number 5 po, at may free tasting po kami ng aming liquor and other products po. And you'll see po na ang aming pong product ay mangorific in every shot. Muli po, kami po ay nagpapasalamat sa DA Bar po. Thank you po. Maraming salamat po, Ms. Hannah Grace Pestanyo. Okay po, so any questions po? Questions po mula po sa ating audience, tungkol po sa ating Mangifera Liquor. Sino kaya po dito ang mas gusto, ang 60%? 40 pala at saka 20%? Ayan, so kung makikita nyo po, meron po tayong free tasting na ginagawa ngayon sa ating audience. Ayan, siguro para po hindi sila magtanong. Joke lang po yan. Pero sana ma-enjoy nyo po. And again, sana mabisita po natin ang booth ng CLSU at booth... Ano number pong number? Five. Number 5. Ayan. So may questions pa po ba tayo ulit? Habang ini-enjoy po natin ang ating free... Ayan. Ay, sorry. Questions po?
Kung wala na po, palakpakan po muli natin si Miss Hannah Grace Pestaño. May